Welcome po ulit dito sa aking channel, Violet Amethyst. Isishare ko po sa inyo ngayon kung paano ko po ginagawa itong cabbage roll with rice and carrots. So, ito po yung mga ingredients na gagamitin ko. Ito po yung cabbage. Kukuhanan ko lang po yung flat surface ng cabbage para gagamitin kong pambalot. So, ganito po yung ginagawa ko kasi malaki itong cabbage. Inihiwa ko lang po yung pinakagitna niya kasi dyan kasi yung part na andyan yung pinaka-flat surface niya na maganda siyang pambalot. Although, pwede din gamitin yung mga side niya pero konti lang yung makukuha dyan. Mas marami yung makukuha sa pinakagitna niya. Ayan, slice ko po siya ng pa-square. At isa-isahin ko siyang tinatanggal. Saka yung iba, yung pinaka-side, both sides din niya, may makukuha din ako dyan na pwede rin siyang pambalot. So, ito po lahat yung nakuha ko at lilinisan ko muna. Hugasan muna natin bago natin siya ipakulo. Tapos, ito po yung water na gagamitin ko. Ayan, naglagay po ako dito ng more than 2 liters of water at saka 2 teaspoons of salt and 3 tablespoons of vinegar. Pakuluan po lang ng mga 2 minutes kasi yung leaves po ng cabbage ay medyo malambot siya. After 2 minutes na napakuluan siya, isasali natin siya sa colander at i-drain natin. Para po mas madaling lumamig, pwede siyang balawan konti ng malamig na tubig para hindi po masyadong ma-overcook yung leaves ng cabbage kasi hanggat mainit pa siya ay continuous pa rin siya na naluluto. At saka yung itong tubig na pinagpakuluan natin ay set aside natin kasi ito yung gagamitin ko mamaya na pangluto din dito sa cabbage roll. So, inuno ko muna siya ng malamig na tubig para mas hindi po siya masyadong ma-overcook. Ayan. Then, i-drain lang po natin para maano po yung tubig niya. So, set aside muna natin. Then, i-prepare natin yung ilalagay natin na ano niya. Ito po yung, gumamit lang po ako ng 1 cup na rice, jasmine rice, or pwede din yung Egyptian rice, at saka carrots. 1 cup din na shredded carrots at saka 1/2 cup of sliced onion and 1/4 cup of minced garlic, 1 piece of magic cubes at saka 2 teaspoon of curry powder, 1/2 teaspoon of black pepper and 1/2 teaspoon of salt and tomato paste at saka 3 tablespoon of cooking oil. Then, igisa muna natin. Igisa muna natin yung bawang at saka sibuyas. Hanggang mag-brown po yung bawang at sibuyas. Then, ilalagay na natin ang onion. Medyo nag-brown na po yung ating bawang. Hindi po kailangan na as in brown siya kasi mapait po yung lasa. Then, gisahin po din natin ang sibuyas. Tapos, ihalo na natin yung curry powder.
Then, ilagay na po yung rice. At igisa din po yung rice. Then, add natin ang magic cubes. At patuloy lang po inaigisa. Then, add natin ang carrots. Then, continuous po natin siya na igisa. Gisahin lang natin siya ng mga 3 minutes. Hindi na po ako nag-add ng tubig kasi yung carrots habang naluluto po siya, unti-unti naman siyang nag-extract. Then, mag-add po ako ng 3 tablespoons of tomato paste. Then, add ko na rin po yung remaining ingredients niya, yung salt and black pepper. At nag-add din po ako ng 2 teaspoons of sugar para mag-blend po yung lasa niya. And then, imimix po natin lahat at lutuin lang natin ulit ng 1 minute. Pag dry po yung mixture, pwede po kayong mag-add ng konting tubig lang. Kahit 1/8 cup lang po or 1/4 cup, depende po sa dami ng iluluto nyo. Pero itong ginamit ko kasi, 1 cup of rice lang. At saka yung leaves na inano ko, bali nasa ano po siya, nasa 50 pieces po lahat yung leaves na i-prepare ko. So, sakto lang po itong mixture na ipapalaman ko dun sa loob niya. Kasi every time kasi na gumagawa ako yung gagamitin ko na rice. Ilalagay natin for every 50 pieces kasi na cabbage roll na ginagawa ko, gumagamit ako ng 1 cup of rice. At saka, ito, ganito na po yung pagbalot. Dapat may karne siya, pero ayaw kasi ng amo ko ng may karne. Mas gusto kasi nila yung rice lang at saka carrots lang yung nilalagay. Parang nagbalot lang siya ng ng suman, di ba? Ayan na po lahat yung nagawa ko. Then, i-arrange ko lang po sa cooking pot para iluto ko na. Para naman sa aking sauce na gagamitin na pangluto, gumamit ako ng 1 tablespoon of minced garlic, tapos 1 lemon, yan yung juice ng 1 lemon, saka 2 tablespoon of sugar, at saka tomato paste and pomegranate sauce kasi ang gusto nila sweet and sour siya. Ayan, igisa ko muna yung sauce. Saka gumamit din ako ng 1 teaspoon of cumin powder.
at 1 liter of water. Ito po yung water na pinagpakuluan ko kanina sa cabbage leaves. Tapos yan, after may gisa po yung bawang at saka yung cumin powder, i-add ko na ang water. And tomato paste. And sugar. And salt niya and black pepper. At pakuluan lang natin siya ng 5 minutes. Add ko na din ang lemon. Ayan, gumamit po ako ng isang pack ng tomato paste. Nasa 100, more than 100 grams siya. At saka yung pomegranate sauce. Para sweet and sour siya. Then after po mapakuluan yung sauce, ibubuhos natin dito sa ating in-arrange na cabbage roll. Pero hindi po natin lahat gagamitin yung 1 liter na tubig. Kailangan level lang po yung tubig na ilalagay natin or yung sauce natin na ilalagay dito sa iluluto natin cabbage roll. Para mamaya, pag hindi pa siya masyadong naluto, pwede natin i-add ang water. Ganito lang po yung level niya para pag kumulo po siya, hindi po siya magbubukas yung ni-roll nating cabbage. Tapos, kailangan takpan natin siya ng pinggan para may pressure po para kapag kumulo, hindi siya umaangat. Tapos iluluto lang natin siya ng 30 minutes in a medium flame. Then i-check natin after 30 minutes. Ayan, after 30 minutes, ganito po na siya. I-check natin kung malambot na po. Ayan, medyo may tubig pa siya konti. Kaya pinainin ko muna siya. Hinayaan ko muna mag-simmer konti. Ayan, ito na po yung aking cabbage roll. Maraming salamat sa iyong panonood. Ito na po siya. Kasi dadalhin ito ng amo ko sa party. Ito kasi yung ni-request nung mga friend niya. Na-miss daw nila yung luto kong cabbage roll. Char. Ayan. Ito na po siya. Sweet and sour siya. Ang hilig kasi nila dito sa mga pagkain na meron siyang tomato paste. So, thank you ulit for watching.